So sa US daw, sa USA, meron silang tinatawag na yung active participation status. So sa mga nagtatrabaho doon, ito yung status na kung saan ay nagpo-provide ng information na kung saan yung employee ba ay nag-avail ng retirement plan ng employer. Well, ang kagandahan doon kasi yung retirement plan ng mga employees doon sa states is merong sariling individual retirement account. Meron silang sariling retirement account na pag nag-avail ka ng retirement plan, pinopondohan yun. No, at saka meron silang employees funded trust. Isa yun sa pinakamaganda. So, ang sa US ito ha, hindi ito sa Pilipinas, no? So, yun na nga, di ba? Kaya inaakala ng mga Pilipino na yung mga kamag-anak nila nagtatrabaho sa Amerika o nag-retire sa Amerika, bangko. Dahil sa retirement plan nitong mga nagtatrabaho sa Amerika, o supposed to be American citizen na rin sila dahil matagal na sila sa Amerika. O matagal na sila sa Amerika, citizen na rin sila. E akala ng mga naiwan dito ay mga bangko. Bangko yung mga akala mo, parang umiihi at dumudumi ng pera. Ala eh, ano lang manghingi. Kasi ito, isa to sa magandang nalaman natin. Ang ganda ng retirement plan ng karamihan ng mga organization sa USA. So, yun yung importanteng nalaman natin. So, active participation status, yun pala yung kung nag-avail ka ng retirement plan o hindi nung employer mo. Kasi ang ganda ng benefits nun. Yung dalawa doon, may sarili kang individual retirement account. Sa'yo lang yun. And then yung employees, funded trust. So, may ano ka, may party ka doon sa employees funded trust kung empleyado ka. At saka kung may sarili kang individual retirement account, yung lahat ng pera doon sa plan, doon ipapasok sa single account na yun. So, bawat retirado may account. Kanya-kanya. So that is what makes it good. So yun lang po.